Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So for this video guys, i-share ko sa inyo yung pinaka verdict and full review ko sa Cherry Mobile Player S8 Pro. Yan. So, stay tuned guys. Yan. So, welcome back guys. So, bago ko simulan yung video guys, magti-thank you ako sa mga bagong subscriber ng Pinoy Tube. Dun sa mga nagpapa-shoutout, pasensya na kayo hindi ako nag-shoutout kasi sobrang dami yung nagpapa-shoutout. And welcome na lang sa PinoyTube. And dun sa mga hindi pa subscriber, mag-subscribe na kayo sa PinoyTube. At syempre, hit nyo yung bell button dyan para updated kayo sa mga bagong videos ng PinoyTube at ng Player S8 Pro. And syempre, huwag nyo na rin kalimutang i-like and share yung mga videos namin. So, ito na, simulan na natin. So, yung Player S8 Pro, as of the moment is 5,990 pesos. So nakita niyo naman guys, meron akong ginawang listahan ng mga performance niya, dalawang page. Ayan. So gagawin lang natin mabilis 'to para hindi masyadong aksayado sa oras. So build quality ng Player S8 Pro is okay naman. Yung mga buttons niya is tactile naman, maayos namang napipindot, hindi naman yung parang cheap. Tapos yung screen ng Player S8 Pro para sa akin is okay na okay. Wala rin ako nakitang ghosting or black bleeding sa mga gilid ng screen niya. Maayos naman. And isa pang maganda sa Player S8 Pro is high brightness yung screen niya. So kahit nasa arawan kayo, ikakalahati nyo lang or 3/4, makikita nyo pa rin kung ano yung nasa screen. Mababasa nyo pa rin ng maayos. And good colors and good colors and good saturation yung screen niya. Yan. So LCD, so makikita niyo naman napakaganda ng mga color ano niya. Hindi siya yung sobrang oversaturated, balance na balance lang siya. Yung sound ng Player S8 Pro is okay din para sa akin. Decent na merong onting bass. Tapos call qualities niya pag nagre-receive kami ng caller, nagtatawag kami ng asawa ko, maayos naman. Okay, clear and maririnig mo ng maayos yung kausap mo. Performance ng battery niya is 6 to 8 hours. Average niya is 7 hours. Non-stop gaming yan guys. And YouTube, kung ano-ano, Wi-Fi. Ang pinaka-downside lang sa kanya para sa akin is yung charging time niya. Pag ginamit mo yung original charger ng Player S8 Pro, maabot ng 3 hours and 30 minutes yung bago mag-full charge yung Player S8 Pro. So kung may extra budget kayo, pwede kayo bumili ng Quick Charge 2 kasi ang ginamit ko sa kanya is Quick Charge 2 ng Mi Max 2 ko. So, umaabot ng 2 hours and 30 minutes bago ko ma-full charge yung Player S8 Pro. Face unlock and fingerprint niya. So, kuklose ko. So, kailangan pa natin pindutin yung power. Yan. So, gamit natin doon is yung face unlock. Halos 1 second lang. And gagamitin naman natin yung fingerprint. 1 second lang din guys. Yan. So sa fingerprint, kahit hindi nyo napindutin yung power, bubukas kagad siya. Pero pag yung face unlock gagamitin nyo, kailangan i-on nyo pa siya, tapos tatapat nyo sa mukha nyo. And okay naman, nade-detect naman siya. Okay naman, fast and reliable naman. 1 second lang. Camera niya guys, sa back, good exposure. And accurate colors naman, medyo close to accurate colors. Medyo malapit sa kung ano nakikita ng mata mo, yung kinakalabasan ng picture. And good color saturation. Video performance naman niya is decent kasi meron siyang EIS, Electronic Image Stabilization. Maayos naman kahit naglalakad ka. And maayos din nag-auto-focus yung camera niya. Hindi masyadong nakakahilo, yung parang atras-abante. Okay naman. And yung mga videos naman na nakinapture mo gamit yung front camera, up to 1080p FPS yun. 1080p, 30fps, decent naman and maayos din naman yung sound. Hindi naman yung parang basag. Kahit nagbibideo ka lang, maayos na nakaka-capture ng mic yung mga sound na nasa paligid mo. Front camera is decent with good lighting condition. Tapos pag low light naman, syempre expected na natin na magiging grainy yung pictures. In terms of OS naman, wala naman ako nakikitang masyadong slowdown sa OS ng Cherry Mobile, yung Cherry OS version 2.0. And meron din siyang mga special features na konting dinagdag. Is unang-una, pupunta ka sa settings. Papakita ko na sa inyo guys. Buttons. Yan. So pwede nating tanggalin yung buttons na nasa baba. I-off nyo lang yung virtual keys. So mawawala na yung buttons.
So, gagamit na kayo ng swipe. So, nakita nyo guys, wala nang button. So, left side, back yan. Yung pinakagitna, home. Kapag in-swipe mo pa ganyan, home. Tapos, yung left swipe, back. Pag yung right swipe, menu. Yung mga recent apps nyo. Yan. So, pwede kayong gumamit ng gestures na ganyan. So, parang sa mga Xiaomi, Apple, yung walang button sa ilalim. Kung sanayan lang naman yan eh. Kung gusto nyo gumamit ng ganun, pwede din. And kahit yun ang gamit ko nun, wala naman ako nakikitang slowdown kasi nagagandahan ako dito sa buttons na to. Yung sa ginagamit ko, yung parang triangle, tapos line na bar lang, mas nagagandahan ako dyan. And meron din siyang screen recording guys. So, screen recording niya is up to 10 minutes. Hanggang yun lang yung kaya niya. Hindi mo pwedeng lampasan pa doon. Ano pa ba mga extra features nito? 3, yung screenshot. So, nasa advanced gesture. So, pwede kayong mag 3 point. So, i-on nyo lang sa settings. Tapos, mag-swipe kayo ng tatlong daliri. So, gumagana naman siya. And, ang nakakairita lang kasi wala siyang notification light. So, pag may mga messages kayong bago or Gmail, yung mga ganyan. O kaya nag-charge ka, hindi nyo malalaman na full charge siya pag hindi nyo tinignan kasi wala siyang notification light dito sa taas. And in terms of gaming naman, sobrang dami kong tinesting na games sa Cherry Mobile Player S8 Pro. Sa mga high quality games or high graphic games, pasado pa rin yung Cherry Mobile Player S8 Pro kasi masiset natin siya to low to medium. Tapos sa under na yung PUBG, Rules of Survival, kaya naman niya panda rin. Tapos in terms of mga casual games naman, na medyo mahina, hindi masyadong graphic intense, masiset mo yun sa high. Halimbawa yung Mobile Legends, pwede mo siya iset sa high HD, tas high frame rate. So, smooth pa rin siyang under sa Player S8 Pro. And wala ka rin po problema yun kasi kaya niya tumagal ng 7 hours, Wi-Fi, non-stop gaming, long playing hours yung magagamit mo sa 4,000 mAh battery mo. So, kaya pasado siya sa gaming kasi matagal malobat. Tapos kaya niya paanda rin yung mga recent games na ngayon. Up to medium sa mga high graphics. Tapos high to medium naman sa mga low graphics. Yan. So overall, para sa akin, yung Cherry Mobile Player S8 Pro sa price niya 5,990 pesos. Pwede na siya. Pasadong-pasado na siya sa akin. Sa smooth ng OS, sa Cherry OS, okay naman yung Cherry OS. Yung camera niya, passable naman, decent images, decent videos. Battery performance niya, pasadong-pasado. Minimum ko is 6 hours, tapos maximum performance niya is up to 8 hours. And sa gaming, sobrang pasado din siya sa akin kasi napa-under naman niya lahat ng halos game ng nasa decent frame rate niya. So kung nagtatanong kayo about sa performance ng Player S8 Pro, sana nabigyan ko kayo ng konting idea o information kung bibili man kayo or hindi. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye!